Good morning and good day. Magandang umaga po at magandang araw sa lahat ng ating mga ka-daily devotional. Ngayon po ay araw ng Tuesday at December 14, 2021. Purihin po ang ating Diyos na buhay, sapagkat isa na naman pong pagkakataon na tayo po ay makapagsama-sama, kahit online lamang po ito, makakapag-aral tayo ng salita ng Diyos. Samahan niyo po muna ako sa ating panimulang panalangin. Let us pray. Our God in heaven, papasalamat kami sa inyong mayamang grasya na kami ay nakapagsama-sama uli, kahit na po ito ay isang virtual online daily devotional. Alam namin na ikaw ay nasa aming kalagitnaan ngayon, kaya patuloy ang aming pag-aalay ng dakilang papuri sa iyo at pasasalamat dahil sa inyong kabutihan, katapatan, kabaitan at ang iyong pagmamahal sa amin sa kabila ng napakarami din naming pagkukulang sa iyo. Maraming salamat po at umaasa kami na umagang ito, ang araw na ito ay araw ng pagpapala, ay dadaloy sa amin, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga pamilya. Maranasan din nila ang parehong pagpapala na aming nararanasan. Maraming salamat po. Pagpalain mo ang aming pag-aaral ngayon, ang pagpapatuloy ng aming Book of Esther. Ito pong aming samo at dalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. Purihin ang ating Diyos na buhay. Kumusta po kayo, mga giliw nating sumusunod, sumusubaybay sa ating programa, ang Daily Devotional. Ayan. Okay, kung marapatin ho ninyo, inaanyayahan ko po ang bawat isa. I-encourage na i-share niyo po ang broadcast na ito sa inyong mga Facebook friends. Sige po, samahan niyo at ako'y magbabahagi muna sa aking mga friendship. Ayan, ang devotional na ito. Kasi usually ay meron tayong music eh. Kaya yung time ng music, doon ako nakakapag-share ng aking broadcast. Pero dahil ito ay direct Facebook Live, kaya naman kailangan natin ang sandali para maibahagi natin. Ito, malapit na. Praise the Lord. Lagyan ko lang ng greetings. Ayan. Ayan. Sige po, sabayan niyo po ako para marami pong makakapanood ngayon. Naho? Amen. Konti na lamang. Tapos na. Ayan. Okay. So, 124 ang real time na kasama natin sa ating program ngayon, Daily Devotional. Welcome po sa lahat. Ipagpaumanhin po ninyo ang naging sitwasyon kahapon. Pinipilit nating i-live sa aking original na Facebook application, pero nagluluko po siya. Nagka-problema hanggang ngayon, kaya ito, balik ako sa Facebook. Facebook pa din, pero minus the yung ibang ginagamit nating PowerPoint and iba pang bahagi ng ating Facebook application. So sige, 142 na po tayo at kaya ngayon ay nakapanalangin na po kami para sa mga late tuners. Nakapanalangin na po ang new lingkod at ready na ako.
na ibahagi sa inyong lahat itong ating devotional ngayon. Ang title po ng ating devotional for today, December 14, ay A Time to Speak or Be Silent. So sa mga naka-pick up po ng title, ilagay nga po natin lahat dyan ang title, A Time to Speak or Be Silent. Yan po ang title po ng topic natin, A Time to Speak or Be Silent. At kukunin natin ang pagbabasa ng Biblia sa Esther chapter 3 verses 5 to 15. Esther 3, 5 hanggang 15. Yun pong ating key passage ngayon. Okay? A Time to Speak or Be Silent. Sige, hintayin nga natin kung meron nakakuha. Pakitype nyo lamang po muna. Kasi hindi tayo makapaglagay ng PowerPoint sa ating Bible application. No? Bible application, Facebook application. Basahin ko po mula sa NIV, New International Version. Esther chapter 3 verses 5 to 15. When Haman saw that Mordecai would not kneel down or pay him honor, he was enraged. Yet having learned who Mordecai's people were, he scorned the idea of killing only Mordecai. Instead, Haman looked for a way to destroy all Mordecai's people, the Jews, throughout the whole kingdom of Xerxes. In the 12th year of King Xerxes, in his first month, the month of Nisan, the poor, that is the lot, was cast in the presence of Haman to select a day and month, and the lot fell on the 12th month, the month of Adar. Then Haman said to King Xerxes, "There is a certain people dispersed among the peoples in all the provinces of your kingdom who keep themselves separate. Their customs are different from those of all other people, and they do not obey the king's laws. It is not in the king's best interest to tolerate them. If it pleases the king, let a decree be issued to destroy them, and I will give 10,000 talents of silver to the king's administrators for the royal treasury." So the king took his signet ring from his finger and gave it to Haman, son of Hammedatha, the Agagite, the enemy of the Jews. "Keep the money," the king said to Haman, "and do with the people as you please." Then on the 13th day of the first month, of the royal secretaries were summoned. They wrote out in the script of its province and in the language of its people all Haman's orders to the king's satraps, the governors of the various provinces, and the nobles of the various peoples. These were written in the name of King Xerxes himself and sealed with his own ring. Dispatches were sent by couriers to all king's provinces with the order to destroy, kill, annihilate all the Jews, young and old, women and children, on a single day, the 13th day of the 12th month, the month of Adar, and to plunder their goods. A copy of the text of the edict was to be issued as law in every province and made known to the people of every nationality, so they would be ready for that day.
Verse 15, the couriers went out, spurred on by the king's command, and the edict was issued in the citadel of Susa. The king and Haman sat down to drink, but the city of Susa was bewildered. Blessed be the reading of the word. So, ang aking pong binasa, mga kapatid, ay Esther chapter 3, verses 5 to 15. At ang topic natin ay pinamagatang a time to speak or be silent. Alam naman natin kung saan galing itong ating pinag-uusapan, galing sa ating topic kahapon, na plano na ni Haman na sirain, wasakin, patayin, i-annihilate, i-total erase, delete ang bayang Israel na naninirahan sa buong empire na saklaw ng paghahari ni King Xerxes. Kasi sinabi ni Haman kay King Xerxes kung ano ang dahilan bakit kailangan niyang gawin ito. Sapagkat una, ang hari mismo ang nagbaba pagkatapos niyang italaga si Haman na pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa kingdom, Xerxes, na kapag dumaan si Haman ay lalong-lalo na sa city gate kung saan lahat ng tao ay dumadaan, ay kailangan luluhod kay Haman at magpe-pay ng homage, magbibigay galang o respeto. Pero napansin nila na si Mordecai ay hindi sumusunod sa batas, sa ordinansa na binaba ng Haring Xerxes. Kaya yung mga tao doon, sinasabihan siya. Sabi niya, sumunod ka. Pag dumaan si Haman, mag-bow ka o mag-kneel down ka at mag-pay ka ng homage. Pero hindi niya sinusunod. So nung isinabi na itong ginagawa ni Mordecai kay Haman, si Haman ay nagalit at gusto niyang patayin si Mordecai, at hindi na lamang si Mordecai kundi ang kanyang buong lahi, ang mga Israelita. So, ano ang kanyang plano? Tumating ang 12th year ni King Xerxes sa unang buwan, ang buwan ng Nisan, ay meron po silang ginagawang pur. Yung magkakaslat sila sa presence ni Haman upang pumili ng araw at buwan kung kailan magkakaroon ng holiday. At nangyari nga ito sa month of Adar, sa ikadalawang buwan ng month of Adar, no? At si Haman, sinabi niya kay King Xerxes, alam niyo ito, number one saka number two, pinakamakapangyarihan, at pangalawang pinakamakapangyarihan sa empire ni King Haman. 127 provinces from Egypt, southern Egypt, or no, from India actually, from India to south of Egypt. Ganun po kalawak yung empire, 127 provinces. Sinabi po ni Haman kay King Xerxes itong akusasyon na ito. Merong isang grupo ng tao na nakakalat sa iyong kaharian, at karamihan sa kanila ay nakatira sa iba't ibang mga probinsya sa inyong kaharian. At ang ginagawa nila, sineseparate, hinihiwalay nilang kanilang sarili. Meron silang sariling mga kostobre na iba
sa kostombre ng karamihan ng mga tao. At ito ang sinaming akusasyon ni Haman. Hindi sila sumusunod sa inyong mga batas. At hindi maganda, sabi ni Haman kay King Xerxes, hindi maganda na itolerate itong mga ganito, lalong-lalo na kung ang nako-compromise ay ang interest ninyo, aming hari. At siyempre, kung ikaw nga naman ang hari at ganun ang dumating na report, hindi ka mapi-please. Kaya nakalagay, hindi na-please si King Xerxes. Kaya ang sabi ni Haman, kung pupwede po, mag-issue kayo ng decree para sirain, wasakin sila. At willing akong magbigay ng 10,000 talents ng tanso, gold is ginto, pilak is tanso. 10,000 talents ng pilak ay aking ibibigay sa royal treasury para bang sinasabi ni Haman na magdo-donate ako ng kayamanan para maisagawa lang ito. So, nung marinig lahat ni King Xerxes ang report na ito, kinuha niya ang kanyang signet ring at binigay niya kay Haman na son ni Hamedatha, isang Agagite at enemy ng mga Hudyo. Ang sabi ng king, keep the money, huwag mong ibigay yung pera. The king said to Haman, gawin mo ang gusto mong gawin sa mga taong ito. So binigay ni King Xerxes ang approval na gawin ni Haman ang gusto niyang gawin sa mga Hudyo. So tandaan po natin ha, ang pinag-ugatan nito, i-declare ng Diyos na ang mga Amalekites ay God's enemy. At mismong ang sabi ng Diyos ay burahin sila. Hindi sila dapat mag-exist. Ano bang naging kaso ng mga Amalekites? Na sila ay lumusob sa mga Hudyo sa kanilang habang nag-journey sila ng 40 years po sa from Egypt to Canaan, to Canaan, ay lumusob ang mga Amalekites sa panahon na vulnerable, sa panahon na weak, sa panahon na defenseless ang mga Hudyo. At kaya mula noon, pinahayag na mismo ng Diyos na ang mga Amalekites ay kaaway ng Diyos. E ano namang kinalaman noon? Si Haman po ay descendant ng isang hari ng na isang Amalekites, no? At kaya alam ni Mordecai ang lahi ni Haman na isang Amalekite. At kaya naman hindi siya lumuluhod, hindi siya nagpe-pay ng homages dahil naalala niya ang deklarasyon ng Diyos na ang mga Amalekites ay God's ancient enemies. So hindi niya kinakaibigan ang itinuring ng Diyos na kaaway niya. Kaya kahit ito ay utos ng hari na mag-kneel down kay Haman at mag-pay ng homages, hindi siya sumusunod, hindi dahil ayaw niyang sundin yung hari, kundi meron pang hari na mas mataas kay Haring Xerxes. At yan ang ating Haring Diyos sa langit na nagsabing ang mga Amalekites ay kanyang mga kaaway. So, noong 13th day of the first month, ang mga royal secretaries ay pinatawag at isinulat nila yung script ng utos para ipadala sa lahat ng probinsya sa kanilang lengguwahe. Kumbaga, translated sa language ng per province. At ito ay ibibigay sa mga governor, sa mga various provinces at mga nobles
of the various people para i-dispatch. Pinadali ito sa mga couriers at minadali upang dalhin ang utos na patayin, burahin ang lahi ng Israel sa lahat ng probinsya, bata at matanda, babae at lalaki, at gagawin ito sa iisang araw. So the 13th day of the 12th month, ang month of Adar, ay at ang sabi pa sa utos na to plunder their goods at kunin ang lahat ng kanilang mga kayamanan. At ang copy ng edict na ito ay na-issue sa lahat ng probinsya, ipinaalam sa lahat ng tao, anuman ang kanilang nationality, upang maging handa sila sa araw na yon. At ang mga couriers, dinalang utos ng hari mula sa lahat ng mula sa Citadel of Susa hanggang sa lahat ng probinsya. At the king and Haman, si King Xerxes at si Haman ay nakaupo na, umiinom sila, pero ang buong siyudad ng Susa ay hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. So ang pinaka verse ko po dito ay yung verse 14. A copy of the text of the edict was to be issued as law in the province and made known to the people of every nationality so they would be ready for that day. Now, balikan natin. Si Esther po ay Queen Esther na siya, no? Pero siya ay nahaharap sa isang difficult choice. Bagamat siya ay reyna na po pala, no? Hindi ang hari po si King Xerxes at reyna na po si Esther. Queen Esther na po siya dito. And she faced a difficult choice. Ano po yung difficult choice na kanyang kinasasadlakan? Was this time a time to speak or not? Ito na ba yung panahon na magsalita? O ito na ba yung panahon na mananahimik pa din? Tandaan po natin na si Queen Esther ay hindi niya in-reveal sa panahon po ng pagpili ng magiging reyna ay ayon sa advice ni Mordecai na kanyang pinsanin na nagpalaki sa kanya na huwag mong i-reveal ang iyong nationality. Huwag mong i-reveal ang iyong lahi na ikaw ay Hudyo. So all the while, hindi alam ni King Xerxes na siya ay isang Hudyo. I'm talking about Queen Esther. At ngayon, kasi kung i-reveal niya na Hudyo siya ngayon, sa panahong ngayon, kasama siya sa mga papatayin. Dahil ang utos ay lahat ng ang lahi ay Hudyo, babae, lalaki, bata o matanda, ay kasama sa totally ma-eliminate sa empire ni King Xerxes. At ayon sa utos ni King Xerxes base sa report ni Haman. So, ang tanong nga ay, was this a time to speak or not? Ito na ba yung panahon ko para magsalita? O mananahimik pa rin ako? Kung mananahimik si Queen Esther at hindi niya gagamitin yung kanyang impluensya sa Haring Xerxes, ay talagang mangyayari ito. Mamamatay ang lahat ng Hudyo. Kung i-reveal niya na siya ay Hudyo at malaman ito, dalawa ang pwedeng mangyari. Magalit ang Haring Xerxes at kasama siya sa hahatulan, or dahil gusto siya ni King Xerxes at makumbinsin niya si King Xerxes na hindi na ituloy yung utos na yon, maliligtas siya, na i-reveal na niya na Hudyo siya, maliligtas siya, at maliligtas ang kanyang buong sambayanan, ang tropa, ang grupo ng mga Hudyo na nakatira sa empire ni King Xerxes
sa 127 regions. So she may have been reminded of the wisdom teaching about a time for everything. May oras ang lahat ng bagay. Maaring ito ay nagpapaalala kay Queen Esther sa karunungan, sa wisdom ng turo na merong oras ang lahat ng bagay. May oras ng pag-iyak at may oras, o may panahon ng pag-iyak at may panahon ng pagtawa, may panahon ng pagtatayo at panahon ng pagwasak, may panahon ng pananahimik at panahon ng pagsasalita. Kung ating babasahin po sa Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 8, ay meron pong 20 plus na different seasons. Ang sabi po ng verse 1, Ecclesiastes chapter 3, there is time for everything, and a season for every activity under the heavens. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to scatter stones and a time to gather them. A time to embrace and a time to refrain embracing. A time to search and a time to give up. A time to keep and a time to throw away. A time to tear and a time to mend. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. So dito po sa binasa ko, Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 8, ay meron pong 28 different seasons. Ano ho? So alam ni Queen Esther ang wisdom teaching na ito. Kailan ka mananahimik at kailan ka magsasalita. How do you know when it is time or when it is the right time to do one or the other? Meaning to say, kailan mo malalaman kung kailan mo, kung ano yung tamang panahon na gawin mo ang isa at hindi ang isa? So, kasi dalawa lagi yan, isang pares lagi. Kailan mo gagawin ang isang bagay? Kailan mo malalaman na it is the right time to do one or the other? It is a question of understanding the time you live in, of recognizing signs of trouble in your community. Itong tanong na ito, kung tanong kay Queen Esther ito, kailan ka ba dapat magsasalita at kailan ka dapat mananahimik? So ito ay sasagutin ng kumporme kung ano ang unawa mo sa oras, sa panahon na ikaw ay nabubuhay. Ano yung mga nare-recognize mo, yung mga signs of trouble in your community. At sa usaping ito, nasa trouble ang kanyang bayan. Nasa trouble ang kanyang mga kababayan na nakatira sa buong empire ni Haring Xerxes. Ano ho? So, sometimes, pakinggan niyo po ito mga minamahal, minsan ang silence can be a golden time, no? In a time of conflict. So, ibig sabihin, ang pananahimik ay isang kayamanan sa panahon na merong conflict ang isang tao sa isang sa kanino man. Ibig kong sabihin, kailan ka dapat manahimik?
sa panahon na mayroong conflict. But at other times, it can be very cowardly. So may mga panahon ang pananahimik din ay sign ng kahinaan or pagkatakot. So conforme kung kailan mo gagamitin. Maliwanag po ba sa inyo yun? Ulitin ko po yun. Kailan nagiging mabuti ang pananahimik? Sa panahon ng conflict, at may time din na pwedeng i-categorize na ang pananahimik ay isang senyales ng pagkatakot o pagkaduwag. Kaya ang pananahimik ay gagamitin mo sa tamang panahon, sa tamang oras, at ang pagsasalita ay gagamitin mo rin sa tamang panahon at tamang oras. May panahon na kailangan mong manahimik. Bakit ka naman nagsasalita kung panahon mong manahimik? May mga panahon na kailangan mong magsalita. Bakit ka naman nananahimik kung panahon mo nang magsalita? So hindi puro pananahimik, hindi puro pagsasalita. Kasi kung kailangan mong magsalita at nanahimik ka, ang kalalabasan nun, ikaw ay naduduwag o ikaw ay natatakot. Kapag ikaw naman ay nagsasalita sa panahon ng pananahimik, baka yung usapin na maiayos ang isang gusot ay lalong lalala. So ang bottom line po ay nasa inyong judgment. It's a judgment call. Kung kailangan nyo ba magsalita sa panahon ng pagsasalita at kailangan nyong manahimik sa panahon ng pananahimik. Pero costly ito. May cost ito kapag o may repercussions o consequences kapag sa panahon ng pagsasalita na nanahimik tayo at sa panahon naman ng pananahimik ay nagsasalita tayo. So wala sa timing po yun. No? At yan po ay nagiging costly. Now, Mordecai, cousin Mordecai, ang pinsan ni Queen Esther na si Mordecai, ay he discerned signs of a catastrophe. Nakita niya ang nagbabadyang panganib laban sa mga Hudyo, sa mga Israelita, sa empire ni King Xerxes. And Esther being in the right place. So merong nagdi-discern, may wisdom na i-discern ang times. Right time na ba? At kita nyo, pag right time na, si Lord ay nagtatalaga ng tamang tao para gamitin niya sa panahon na tama. Isipin nyo na lang, kung itong utos ng hari ayon sa report ni Haman ay ibinaba noong si Esther ay hindi pa queen, delikado kasi wala silang access sa king para iparating ang evil plot ni Haman against the people of God. Di po ba? So naglagay muna si Lord ng tamang tao sa palasyo na makakalapit kay Haring Xerxes sa panahon na meron silang kahaharapin na malaking problema. Biruin nyo kung nangyari ito nung si Esther ay hindi pa queen, mahirapan silang lutasin ang problema ito ngayon. At ang panganib ay ma-erase silang lahat, mamamatay silang lahat. So nakita ho ninyo, na-discern ni Mordecai ang signs of a catastrophe. And Esther being in the right place at this time, decided not to be silent. Nag-decide siya na hindi na siya mananahimik. Nag-decide na siya na siya ay magsasalita na. Sapagkat panahon na niya para magsalita nga naman. No?
So, ano po ang preparation? Hindi basta-basta pumunta si Queen Esther sa kung nasaan si King Xerxes. Kailangan niya ng paghahanda. Kasi whether it's either si Queen Esther ay maiparating niya ang mensahe, dahil pag hindi ka pinapatawag ng hari sa kanyang chamber, ay hindi ka basta-basta pumupunta doon kahit ikaw ay reyna. Kaya, pero pag pinatawag ka naman, hindi pwedeng hindi ka pumunta. So dalawa din po yon. Hindi ka basta-basta pupunta na hindi ka pinapatawag ng hari kahit reyna ka pa. Hindi rin basta hindi ka pupunta na pinapatawag ka ng hari kahit reyna ka pa. Kaya nga na-disqualify si Queen Vashti. Dahil ipinatawag siya, hindi siya pumunta. Ito naman ngayon, pangalawang senaryo, ay pupunta si Queen Esther para iparating yung mensahe sa plano ni Haman at i-reveal ang kanyang tunay na pagkatao. So, hindi siya pinapatawag, pupunta siya. Kaya kailangan niyang paghandaan ito na mawin niya yung favor ni King Xerxes, or dahil kung hindi, ay pwedeng katapusan na ng kanyang buhay at matuloy na ang pag-erase, pag-eliminate sa buhong lahi ng mga Hudyo. So ano ang kanyang paghahanda? Kung babasahin niyo po ang Book of Esther with fasting and prayer, Esther knew her life and times were in God's hands. Alam din ni Queen Esther na ang kanyang buhay at kanyang oras ay nasa kamay ng Diyos. She would make use of her position as the king's favorite to invite him and Haman to a banquet, hoping she'd survive her unbidden entrance to the king's court. So, alam niya, alam ni Queen Esther ang kanyang magiging estratehiya, dahil naiprepare na niya sa prayer and fasting ang kanyang gagawin na mga hakbang. Gagamitin niya ang kanyang position as queen at bilang paborito ng hari. Kumbaga eh, bago pa lang na siya ay naging queen. Ibig sabihin, ang amor ni Haring Xerxes ay ika nga eh, masigla pa para kay Queen Esther. Kaya invite niya si King Xerxes at si Haman sa isang banquet na umaasa siya na masurvive niya ito. Itong kanyang hindi napapanahon na pagpasok sa king's court, sa chamber ng hari. Her lavish dinners would help her get close to the enemy. So siya ay magkakaroon ng banquet at imbitado si King Xerxes at si Haman sa banquet na yon, sa dinner na yon. At doon, kapag na-please na yung king, sasabihin ng king, ano ba ang gusto mo? Anong request mo? At yun na ang pagkakataon na sasabihin na niya kay King Xerxes ang kanyang identity, ang kanyang katotohanan sa buhay, at ipepresent na niya ang problemang kinakaharap ng kanyang mga kababayan. She would wait for the right time to say what needed to be said. Minsan mga kaibigan, mga minamahal, merong mga bagay na may karapatan tayong sabihin. Merong mga mensahe na meron tayong karapatang sabihin. Pero ang nagiging problema, kaya hindi naaayos sapagkat na i-deliver natin
ang message sa maling oras, sa maling panahon. Kung lahat sana ng ating mensahe sa tao ay na-deliver natin sa tamang panahon at sa tamang pananalita, baka maraming mga relasyon ngayon ang buo pa. Di po ba? Baka yung relasyon sa isang taong nakagalit mo, nakaaway mo, ay hindi dapat humantong sa ganun nang nagkalayo kayo, na naghiwalay kayo, na nasira ang inyong relasyon sa isa't isa. Dahil nagsalita ka, maaring tama ang iyong salita, maaring tama ang iyong mensahe, pero dahil hindi na i-consider ang tamang panahon para sabihin, nasira tuloy. Baka may mensahe pero hindi mo naman nasabi dahil akala mo hindi pa oras, pero oras na pala. Hindi rin nagiging maganda. Kaya ang pinakasumatotal nito ay yung sasabihin mo, karapatan mo yan para sabihin, pero laging ang bottom line ay napapanahon na ba para sabihin mo? Kasi may mga tao na hindi, karapatan ko para sabihin ito. Kahit sino pa ang masaktan, kahit magkagulo pa, sasabihin ko ito, I have the right to say it. Wow! Diba? Hindi pwedeng sana all yun. Hindi pwedeng ganun ang ating estratehiya na sabihin ang karapatan nating sabihin, pero dapat i-consider natin sa panahon, yung panahon kung kailan dapat sabihin. So, Esther would wait for the right time to say what needed to be said. Hinintay niya ang tamang panahon para sabihin kay Haring Xerxes ang mga dapat niyang sabihin. So, anong nakikita natin? Esther exercised a patient, calculating wisdom to undo Haman's plans. The kind of wisdom Christ exercised on the cross, where though he gave up his life, he triumphed over and embarrassed all of God's enemies, saving us from the destruction of sin and death. Meaning to say, katulad ni Esther, in-exercise niya ang patience, may tamang panahon dyan kung kailan niya sasabihin, at meron siyang calculated wisdom kung paano niya ia-undo yung masamang plano ni Haman. Katulad din ng ating Panginoon, meron siyang wisdom na in-exercise nung siya ay nasa cross, na bagamat i-give up na niya ang kanyang buhay, ay nagtagumpay naman siya laban sa embarrassment ng kanyang ng kaaway ng Diyos upang iligtas tayo sa siguradong pagkawasak dahil sa kasalanan at kamatayan. Ang sabi nga po sa Colossians chapter 2 verse 15, and having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Colossians 2:15. What an amazing Savior in the person of Jesus Christ. Hindi siya nanahimik sa panahon na dapat niyang gawin ang kailangan niyang gawin para maligtas tayo. So, itutuloy po natin itong ating pagbabaybay sa sitwasyon, sa istorya ni Queen Esther, lalo na nitong pagre-reveal niya sa kanyang sarili at ang kanyang pagre-reveal sa evil scheme, evil plan ni Haman. Pero may paghahanda siyang ginawa at yung desidido siyang sabihin na dahil panahon na para sabihin, panahon na para hindi manahimik, kaya hindi siya mananahimik,
magsasalita na siya. Pero may mga panahon na nanahimik siya, hindi niya kailangang magsalita. So, ito po yung tinatawag nating speech and silence. Kailan ka magsasalita, magsalita ka na. Kailan ka mananahimik, manahimik ka lang. Huwag kang mananahimik sa panahon na para magsalita ka. At huwag kang magsasalita sa panahon na kailangan manahimik ka. Amen? So yan po ang ating topic ngayon. Sundan niyo po itong ating prayer declaration. Sabi niyo, "Thank you, Heavenly Father, that at the right time, you sent Jesus to exercise the wisdom of the cross and save us." Amen. One more time, say, "Thank you, Heavenly Father, that at the right time, you sent Jesus to exercise the wisdom of the cross and save us." Amen and amen. Purihin ang ating Diyos na buhay. Samahan niyo po ako sa ating panalangin. Lord God in heaven, nagpapasalamat kami sa wisdom uli na aming tinanggap sa mga aral na aming napakinggan ngayon. Alam po namin, Panginoon, na pwede kaming maging healing balm, maging gamot sa mga sugat. Pwedeng maghilom ang mga sugat kung matuto lang kaming manahimik sa panahon ng pananahimik at magsalita sa panahon ng pagsasalita. At kapag kami ay nagsalita, sa tamang panahon ay matutunan din namin magsalita ng may karunungan, yung may wisdom ang aming salita. Hindi lamang basta magsasalita for the sake na makapagsalita kami, kundi lakipan namin ng dunong, ng talino ang aming pagsasalita. Ganon din sa aming pananahimik na maging discernful kami. Baka ma-overdo namin ang pananahimik na may mga opportunities naman na lumipas at dumaan sa amin, lumampas sa amin dahil nanahimik kami at na-overdo namin ang pananahimik o baka ma-overdo naman namin ang pagsasalita. Kaya tulungan mo kami na maging wise, maging discernful kung kailan namin bubuksan ang aming bibig at kailan namin ititikom ito. Maraming salamat sa aral na tinanggap namin ngayon. Pagpalain mo po ang bawat nakiisa, nakinig at mga makikinig pa. Itong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. At dahil ngayon ay December 14, 11 araw na lang, Pasko na. Kita-kita po tayo bukas, mga minamahal, sa ganitong oras, ang inyong lingkod ay sasahing papawid sa pagpapatuloy ng devotion natin sa Book of Esther. Ito po ang inyong kasama, lingkod ng Diyos, Pastor Rene Alog po, at nananalangin ng Diyos ay patuloy na pagpalain ang gawa ng inyong mga kamay. God bless us all and Shalom.